Ayan, lawak. My God. For today's vlog, samahan niyo po kaming silipin ang napakagaganda at nakakamanghang collections ng ating po mga ka-planters sa Bay, Laguna. Happy watching, mga ka-planters! So ayan mga ka-planters, meron po tayong natuklasan dahil kay Ate Myra. Natuklasang munting bakuran. Diba? Yung kanilang munting bakuran, ay kung titingnan ho natin, ay grabe. Kung ganito ang munting bakuran, gusto ko na rin magkaroon ng aking munting bakuran. O diba? Naririnig ba yung tawa ni Ate Myra? Oo nga, sa lahat ng munting bakuran. Ito, pag ito yung nakita mo, diba? Ito po ay mga collections po pala. So, pinayagan po tayo na atin pong masilip ang kanila pong mga munting collection. Ayan, diba? Oo, nagagandahan po yung mga yan. Kanina pa kami actually ni Daddy, laway na laway. Tingnan nyo naman po ang mga nagagandahang halaman na iyan, oh. Diba? So, kahit po yung kanilang mga Kuya Epicia po ito, no? Itong mga giant na yan. Apo. Oh, pinakamalaking dahon ng Epicia na ho yan na akin pong nakita. Grabe ho, oh. Pati ito. Tsaka ang gaganda kasi may mga labels sila. Tulad ito, Country Cowgirl. August of 2019 pa pala yan sa kanila. Diba? Grabe, oh, napaka-massive na niya. Tapos meron din dun sa taas. Enjoy, enjoy. Nag-e-enjoy sila dun. Oh, anday. Si Emmanuel po pala kasama namin for today. Para makalabas-labas ang bata. Tapos ito, oh, meron na sa sulok. Anthurium polydeitylum. Ay, tama. Kaya pagka-pronounce ko nun, ang ganda rin ng radicans nila dun. Oh. Oh, ito ang cute, Daddy. Ano ito? Alay. Ito. Eh, ito may meron pa lang. Merong suso, ang laki ng shell. Ganun siya kaya talaga 'yon. Ito, Piper Argyrites. Oh my gosh. Pero ang ganda ho, oh, trailing na rin siya. Ang ganda, oh. Ay, yung Gloria, may mga nakatanim na kung ano-ano dito sa paso ni Glorious, nakakatuwa. Ah, propagation po. Oh, ay, ang watermelon po pala. Pwede nakapatong lang na ganyan. Ah, leaf propagation. Oh, diba? Oh, sikreto daw yan. Secret na pwede nating i-disclose. Ayun, naka-disclose na. Secret revealed. So, ganyan pa. So, parang nakapatong lang po siya. Ano? Yung picture niya, cut mo ng like po, 4 inches, and then ilubog mo siya doon. Ah, tas po sana po siya mag-ano. Oo, late for like 2 months. Tapos nakakita mo nang meron na siyang sibol. Ah, tapos yung bigonya niyo po, so, ito. Yun yung bigonya, and then we're trying it sa watermelon. O, oh, diba? Nakakatuwa naman sa try and try. At doon, no, meron silang baby na ploma ni Aya. Ang cute. Tapos ito din, oh, ang ganda rin.
Naku. Ano nga ho? Anthurium din ho ito, diba? Anthurium po yun. Anthurium din. Pidatorag. Ayun, narinig nyo ba si kuya? Ay. Marami po kasing pidatorag natin. Ang gaganda, oh. Pati ito, oh. Ito, baluanum. O, oh, diba? Anthurium lovers. Nakakatuwa ko rito, ang dami anthurium, oh. Tapos yung kanilang crystallinum. Ito na ho yata ang pinaka-lush na crystallinum na akin pong nakita sa dinami-dami na ho natin napuntahan. Grabe, oh. O, mga ka-planters, o, oh, yung kanilang marble queen. Si Daddy umiiyak na sa kanyang marble queen. Napaka-lush na to. Ay, yung manjula pala sa ating munting bakuran. Ayan, pakita lang natin. Kasi ito, isa to sa mga wishies namin. Na hanggang wish na lang yan. Diba? Kasi grabe, grabe ang presyuhan ng manjula. Pero dito, napakaganda, oh. Kahit yung micans nila, oh. Oh, diba? Ito, si ano natin, si Silver Satin. Yung mamaya po, papakita ko sa inyo, may nakita kaming Adansonia ay nila. Matangkad pa kay Daddy David. Grabe. Tapos, ang laki nung kanilang Magnificum yun, kuya, no? Itong may pinakamalaking dahon dito. Grabe, nakakatuwa. Yun yun, photos nila o trailing na din. Kahit yung pero nila, napakataas na rin, oh. Oh, sebo, no? Ay, mamaya mga ka-planters, mapakita ko sa inyo. Kasi napakadami nilang sebo, no? Dun sa kanila pong meron silang nursery, diba? Nakakapaglaway talaga ang mga collections dito. Grabe. Ganda ng sebo, no? Oh. Sa to. Ang dami ho nila mga ano, Magnificum, Cristalino. Ayan, oh. Grabe. Ayan, oh. Begonia lovers. Napakadami ho nilang begonia rito. Atin humbusugin ang ating mga mata. Even aglonimas, oh. Different varieties of aglos po yan. Laway na laway ng aming ano, mata ni Daddy. Busog na busog agad. Nandito pa lang tayo sa kanilang ano. Diba parang rest area daw, sabi ni Ate Myra. So pakita lang natin mga ka-planters. Napakasarap magkape kapag ganyan ang inyong makikita. Oh. Nakakatuwa. Ayan si Daddy. Oh. Tinitingnan niya yung difference. Nang difference ng Daddy Magnificum tsaka Crystallinum. Enjoy. Ate Myra, hi ka naman. Ayan na naman si ating Ate Myra na nagdala sa atin sa munting bakuran na napakadaming collections. Emmanuel, say hi. Hi. Busy ang bata. Ayan, so pakita natin yung naandito sa kanilang. Grabe, ang ganda nito. Oh. Ay, ano po ito, kuya? Heartleaf philodendron ba ito niyon? Kasi para siyang heartleaf philodendron na niyon, ano? Ang ganda. Oh, ang ganda rin ng kulay niyan. Tapos ito yung enjoy. Ayan, oh, photos enjoy. Ay, ito. Succulent yan. Grabing succulents yan, diba? Heartleaf to na niyon, diba? Oo. Oh, oh, philodendron. Tapos ito po ay Lacerum. Philodendron Lacerum. Napakadami rin ni tita niyan. Mamaya makikita natin. Ito po yung painted lady. Oh, ang lush na rin talaga. Tapos yung tita, meron din si napakadami nilang fern. Ito, Osaka fern. O, diba? At syempre, may aloe vera din. Hindi pwedeng mawawalang aloe vera. Tapos ito daw, may paregalo na si tita. Pakita ko na sa inyo. Dadagdagan ko pa yan. Oh, dadagdagan pa daw. Wow. Diba, grabe si tita. Kami na yung naka-isolo. Kami pa yung may regalo. Thank you, tita. O mga ka-planters, pakita ko lang. Kita nyo ho ba yan? Ito, napakalaki na to. Monster na. Ay, ito kakaiba, oh. Tingnan ho natin. Ito po, tita. Dito lang yan sa Pilipinas. Ah, oh. Kakaiba ho yan. Para siyang variegated version. So, ano? Euphorbia species. Lactea. Variegata. Oh, Euphorbia daw siya. Family ng Euphorbia. Oh. Tapos yung mga ganto-ganto ni tita, oh. Diba, halos lahat po ng klase ng halaman ay makikita natin sa kanilang munting bakuran. Sabi ko, tita, kapag ganito ang munting bakuran, pangarap ko na rin ang munting bakuran.
Ay, grabe yung triangularis nila, oh. So, bawat plants ko, may mga istorya, may mga kwento. Ay, oh, sige, tita. Tsaka yung mga paso, yayaw man yun. Parang yung paso pala katumbas na isang halaman, te. Grabe. Oh, sige, may mga kwento, tita. Anong kwento na itong triangularis mo? Yan, kararating ko lang. Galing akong Amerika. So, ang mahal-mahal na noon, 1.5. So, isap ako doon sa isang maid garden. Sige na naman po, benta niyo naman po sa akin. Tapos wala akong pera. Pinigay niya lang sa akin ng 150 pesos that time. From 1.5 to 150? Ay, grabe, tumawad si tita, bongga. Tapos ngayon, ganyan na po siya ka. Ilan taon na po yan sa inyo? 2 years. Oh, 2 years. Oh. Tapos saan po kayo? Galing Amerika po. May pag-asa yun sa atin, mami. Meron may pag-asa. Ganito lang mo. Oo. So may pag-asa siya maging ganyan, daddy. Tsaga lang. Ito, tita, ang gaganda rin ho. Actually, yan ay parang 1,000 lang. Bali mo sa Amerika, dala ko, hinihintay ko siya mag-flower dito, pero hindi ko pa siya nakapagawa. Ah, oh, stateside pala ito. Mm-hmm. Grabe, stateside. Yung tapayan na yon heirloom ko. Ito po? Oo. Ito tapayan naman ito. Alin yun? From Jar. Jar niya sa ilalim. From Mindoro, Oriental. Wow, from Mindoro. Oo, kasi hindi siya butas. Ah, from Mindoro pa ho itong lagayan na ito. Mother-in-law. Wow! And then, dalabangan, pakaina ng baboy namin noon from my mom. Ay, nakakatuwa naman. May istorya po. Even yung lagayan, tita, may mga istorya. Ano? It reminds me of my childhood. Oh, diba? It reminds of tita's childhood. Wow. Labangan. Ito yung labangan. Ang labangan, pakaina ng baboy. Pakaina ng baboy. Ah, ito yun. Tawag sa labangan. Ito. Tapos ito po yung galing Mindoro. Oh, diba? So kahit yung mga lagayan pala, tita, pwede rin gamitin. Diba? Nalagay ng halaman. Tama. Be resourceful. Ang gaganda, so, those oh. Those are my cryptanthus. Cryptanthus. Grabe. Tita, ang healthy na inyong mga cryptanthus. Oh, diba? Ay, tatawid na muna ako dito. Tita. Ay, oo nga po, ano, mayroong balde si tita ron, tubig ulan, kami din tita may ganyan, boysen din lagay. Boysen! Ito, grabe yung ano, bigonya ni tita, oh. Ayun si Martin's Mystery. Martin's Mystery? Oo. Oh, grabe. Ang dami ho niyan, oh. So, tita, hilig nyo rin ho talaga ang bigonya tsaka episya. Oo, kasi yun nga ang plant ng aking lola. Ah, o, diba? 90 years old. Nung, ah, 90 tagal, years old po siya. Nung namatay ang lola ko, pero ang tagal-tagal na nga kung anong year. Ah. And then, itong bigonya na ito ay bigay sa akin ng birthday ko noong 2018 from my first cousin. Wow, 2018, so parang going 3 years na siya. Diba po? Grabe. Ano binigay sa inyo yan, tita? Ganyan na rin po pala. Hindi pa nga siya na magpa-flower noon. Hindi ko nakita ang flower. So, nakita ko. Ang ganda pala. Ay, eto. So, yung mga tapayan na yan, kung saan-saan ko yan kinuha. And then, yung gilingan ng galapong is from my mother-in-law also. Eto po. Eto, oo, to. Oo, yan. Ito. Gilingan ho yan. Galapong, oo. Ito yung apartment niya. Ng Oriental Mindoro. Ayun yung kapartner. O, diba? So, kung meron ho tayo mga ganyan sa ating bahay, pwedeng-pwede palang pan-display at lagayan patungan ng halaman. Saka, parati mong it will always remind you ng iyong mga ninuno. Oo, na tama. Pagpunta mo sa garden, oh, ito yung galing kay Nana. Yun yung mga ganun. So, may memories po. Ano? It will, ano, kumbaga, it will remind us, diba? Of our childhood. It will remind us of our loved ones. Ito, ang ganda nung caladium, ano, angel wings ni tita. Grabe, tita. Ito, mga ka-planters, isa yan sa ating mga pangarap. Once na tayo ay magkalupa na. Magkalupa. Meron kaming monstera dito. Oh, yung monstera deliciosa ni tita. From baby po. And then, kita mo yung bigonya na yon. Oh, dun siya, leaf propagation. Oh, leaf propagation yung bigonya ni tita. Pero ngayon, oh, pwede na ilipat yan, tita, no? Mm-hmm. Pwede na. Oh. Tapos yung mga Mickey Mouse si tita, nasa lupa lang din. Ayan po, oh. Grabe, ang gaganda. So, yung mga philodendron namin, from the soil,
nag-trail na hanggang doon sa taas. Wow! From the soil, nag-trail na siya papunta doon. Ganun na siya katanda. Grabe. So kahit puno nasa Amerika kayo, may ganyan na ho, ano? Oo, na-maintain din ng... Madami putol na daw nangyari dyan, ma'am. Madami-daming putol na. Grabe. Ay, tingnan nyo itong golden taro ni tita, oh. Diba? Yung, sa lupa lang din yan. Ito po, anak na ba ito? Ito ba yung mother? Ito po ba yung mother? Oh, diba? Gramatiphyllum orchid. The largest orchid in the world. Oh, diba? Gramatiphyllum? Gramatiphyllum. Gramatiphyllum. Oh, biggest orchid in the world. Pero hindi niyo pa po siya nakita ng bulaklak. Hindi pa siya nagbulaklak. Oh. Yan na rin siguro pinakamatanda kasi grandma na yun. Joke yun. Oh. Gramatiphyllum. Diba? Tapos even yung kanila mga bonggambilya, oh. Napakagaganda. Pakita ko lang to, ha, mga ka-planters. Ang ganda ho, oh. Yan, pakita ko yung view from here. Ayan, nandun yung ating mga bigonya, mga efisya. O, diba? Nakakatuwa ang mga collections dito sa Munting Bakuran. Yung ating yayamanin plant, oh. O, tita, ang gaganda rin. Wala akong masabi sa mga variegated peace lily ni tita. Ang variegation. Ay, giant sana duho ito. Ano? Grabe, ang dami niya ng dami. Nakapunla pang sili. May nakapunla si... Ay, ito, sili! Oo, kasi ito pa na-transfer. Ah! So talagang, ano po, ano, minamaximize yung space ng bawat halaman din. So doon kayo nagsasoil propagate. Tapos nagtatanim ng iba't ibang klase ring halaman. Oh, may pahulat si tita na black velvet dito. Alam mo, tita, kami po, may black velvet din kami. Bigay ng taga Batangas. Isang dahon, ngayon dalawang dahon na siya. O, diba? Shout out to Leto Spirito Family. Zonica, diba? Napakaganda. Black velvet, green shield, at, oh, may malapit ko na ipakita sa ang gundo nito, tita. Malatea, nagpo-flower yan. Ang ganda. Ito po, nagpo-flower ito. Grabe. Yan. O, mga ka-planters. O, ito yung sinasabi ko sa inyong Adansoni ay na mataas pa kay Daddy. Daddy, kapitan mo yung pinakadulo niya. O, 5'11 po si Daddy. Eh, lagpas 6 feet na yan. Mataas na to. 5'11 ako eh. Oo nga, o. Hindi, pag from dito, maaari, 6 feet. Oo. Grabe. Ang dami rin mayana. Ay, may mga baby-baby rin na black velvet sa tita, oh. Ang cute. Kaya nga. So, maganda pala talaga kung gusto nating mapalago yung ating mga Adansonia. Ay, nasa labas talaga, ano? Pero ano siya, under the tree. So, shaded siya, tita. Shaded siya. Oh. At pakita ko tong Sansevieria. Grabe. Nasira niya na yung kawa niya, tita. No? Grabe. Ay, tita, mga foxtail ho yun. Grabe, ang dami. Napakalasyas. Ito yung tumutusok sa atin, oh. Gemini Flora. Ayan. Oh, ang dami dito. Grabe, tita, lahat po ito, collections. Ano? Oh, diba? Ganyan kahilig si tita sa mga halaman. Oh, gumagapang na talaga kung ano-ano lang gumagapang sa puno nila. Ayan yung philodendron. May orchids din. Oh. O, diba? Yung tipong pagkaumaga, ang sarap-sarap namang magkape dito. Kwentuhan lang kayo mag-asawa, mag-ina. O, oh, mga planters, ang ganda nung kanilang Florida. Oh, ang ganda. Tapos yung linet ni tita, diba? So, si tita, meron siyang mga old na halaman. May mga philodendron na napakagaganda. May mga sansevierias. Cryptanthus na napakagaganda. Ang dami. Mayana. Ay, ayun yung Birkins. Oh, diba? Silipin natin si Birkins. May half moon pa. Nasaan yung half moon natin, tita? Ay, oo nga. Oh.
Diba? Nakakatuwa. Ay, parang yung may nakita ko, ano yung Birkin's Congo, tita, sa Dulay's Garden. So, parang ganyan din siguro siya. Pero ito, yung isang dahon niya, half-half. O, diba? Naging half-half siya. Ay, nakakatuwa naman. Tita, yung lagayan niyo po, Parang mas matanda pa yung lagayan sa halaman, tita. Rim ng jeep namin. Rim ng jeep. Rim ng jeep. Oh, diba? Gamit ko rin siya. Ay, ito po, yung patungahan. And then, itong pots, siguro, like 10 years na yung mga pots ko na. Grabe. Oh, diba yung pots, mga 10 years, mga ganun daw. Tapos yung rim ng jeep ni tita, ayun pala yung patungan. Diba? Nakakatuwa. Tapos, yung sila, pipitas ka na lang doon. Diba? Hindi lang sila, tita, pang ornamentals. May mga sili-sili din sila. Yung tipong gusto ko ng sili, pitas ka sa bakuran, ganon. Palinopsis po na native. Oo, yung tiger. Halaman din ng mother ko yan. Oh, diba? Halaman pa ng mother ni tita. So, nakakatuwa, tita, ko nakikita ka lang ni mother mo, for sure. Proud na proud yun sa inyo. Oh, diba? Kaya maganda rin ho talaga na meron tayong, tama nga yung sabi mo, tita, nagagamit din tayo ng mga makakapagpa-remind sa atin. Oo, yung ating mga mahal sa buhay. Tama, Ay, sorry po. Yung mat doon ni tita. Ito, mahal din to. Pag bumili ka na, napakalinggit niyan, 200 din yata, 150. Pero kay tita, ang lush, Ang dami pa rin ni tita dito, na Gemini Flora. Tapos, ang bonggambilia. Uy! Ay, mas bongga, tita, yun nandun nyo. 20 flowers daw yun. At 20 different colors. Diba? Mamaya makikita natin. Yung anak po ninyo. Diba? Yung anak niya nag-graph 20 colors. My goodness. Napakasarap talaga, tita, pagka yung anak mo mahilig din sa halaman. Ano? Tsaka marunong sa halaman. So, yung garlic vine po, hindi mo yung bloom, pero ayan, bubot pa lang. Ito po yun? Ito, sa taas. Yung shade, kasi violet. Ito pong violet na yun. Diba? Bigonya lovers. Diba? Tayo na po't magpakabusog. Ito, mga tita, collections po ito. Ito, kakaiba ito. Ang ganda nito. Chandelier. Chandelier po na bigonya. Ganda nung flowers niya. Tita, pag halimbawa may mga nakaibig ng bigonya, tapos may mga baby, pwede ba makaawit? Pwede rin. Contact na lang nila sa aming cellphone number. Mamaya bibigay natin yan, ha? So, ito po ay mga collections. Pero, malay nyo, makaawit tayo. Ay, grabe, Ang ganda ng mga bulaklak. Isa pa ito. Sa ating munting bakuran. Ang munting bakuran, ang lawak. Nakakaopo. Tumutulo na yung aking pawis sa kalikili. ang dami ni tita netong mga variegated. Nakalimutan ko yung tawag dito Yung parang manaog kairog, pero hindi siya manaog kairog Ang ganda ho niyan. Tapos ito din Hanging bigonya with flower. So, Ang gaganda. Grabe. Fitonia din siya. Fitonia nerve plant. Ang fitonia ho pala, nalaki ng ganyan ng dahon kasi din. Kasi maganda na siya, kaya ganyan siya, nag-flower na rin. And then, ginamit ko yung basag na palayok. Palayok! Nasa inga ng tulingan. So, hindi niya siya ginagamit. Na-utilize ko, taniman. At saka, ang ganda ko niya tingnan. Ang ganda tingnan, parang nagkakari-kari ka lang ng fitonia. Kasi nasa palayok. Tita, ang gaganda rin ho nung mga yun. Tita, mahilig din kayo sa atulis. Osaka fern. And then, may silver fern doon.
O, diba? And then, ito yung Tropic Marian. Yung Tropic Marian, ito nakatip ako. So, maganda pala yung sa amin. Dagdagan ko pa ng dalawa para tatlo, para ganyan siya kalash. Gusto ko agad malalago. Ayokong maghintay kasi matanda na ako. Gusto ko makita ko na agad na lash ng aking mga halaman kaysa bumibili ako ng maliliit. O, para tis kita, aalagaan mo na lang, tita, i-maintain kumbaga. Ano? Tita, ang ganda nito. Brazil. Si Brazil, si Daddy. Pag to nakita ni Daddy, actually nakita na Daddy to kanina. Exposed ko siya sa sunlight kasi na, naka-indoor siya, kaya hindi siya masyadong nag-babarigate. Ang ganda ko, tita. So, meron ako dito medyo. Ah, ito po, yung naka-expose talaga. Mm-hmm. Ay, oo nga. Oo, oh, ang gaganda ng kulay. Mga ka-planners, ang cute ng pedatum ni tita. O, trailing na rin po siya, o. Tapos ito yung tita yung sabi niyo po, mga naka-ICU. Ayan yung mga naka-ICU. Kasi medyo, hindi ko alam kung na-spray o kung anong na-idilig. Napakaganda niya noon, mga collections to ng begonia. From different places. Eh, ayan, naka-ICU siya ngayon. ICU. Ay, mga ka-planners, ngayon ako nakakita ng collection na Hoya. Oo. Indian Hope. Indian Hope. Galing itong Araw Australia. Pala. From Australia pa. Oo, pasalubong ng anak ko. Indian Rope. Kailan yan ito noong 2019. Oo. Ito yung Ripsalis Fern. Yung, magkasabay po sila. Oo, at saka itong Silvery Ant. Kaya hindi ko siya pinuputulan. Kasi pasalubong to ng anak ko noong nagbakasyon siya ng 2019 dito. Oh, 'di ba? 2019 pero kita tingnan na ho natin kung gaano na siya kaano oh. Ay, ang ganda. Tsaka dito natuwa ako kasi first time ko ho nakakita ng Hoya Indian Rope as a collection po talaga. Ay, tita, ito yung maganda rin na fern din ho ba 'yan? Ay, okay lang po. Ito yata yung mga parang naklawit-lawit. Oh, ano? So, ito yung aking Hoya Crimson Queen. Naglaklak na ito. Ang ganda-ganda. So, ngayon, mukhang may bukid. So, hindi ko rin siya binabawasan. Hindi rin binabawasan. Ayan, from Australia rin to, tita. Oh, dito lang, iha. Ah, dito po sa atin. Ang ganda, diba? Native na Phalaenopsis. Native. Ay, ito po yung nandun din sa inyong puno. Oh, ano? Ito, halaman ng mother ko. Oh. Namatay ang mother ko 17 years ago, pero halaman na niya itong mga ito. Pinapadami ko lang. And then finally, ayan, may bloom na siya ngayon. Kaya nga po, umalapit na rin to, tita. Ano? Kasi it reminds me also of my, ano, when I was young, na elementary ako. Pag nag-graduation, ito yung ginagawang corsage. Ah, opo, kasi uso nun, di ba? Yung mga parang orchids po, no? Oo, maghahanap pa ako ng asparagus. Kasi yung pagka nag-graduate o may kasalan, yan yung mga ginagamit noon na corsage. Oh, diba? So, kailangan ko pa yung asparagus sa hanap. So, ibig sabihin po, tita, more than 17 years na itong halaman na ito. Oo, mga anak siya ng mga mother plants to doon. Oh, diba? Nakakatuwa. So, kailangan talagang meron kayong something na ikiniki para parating mag-realize sa mga mahal sa buhay natin. Ay, true. Speaking of mahal sa buhay, tingnan naman natin ang Hoya Carry Eye ni tita. Umaapaw ng puso. Parang diba? 55 leaves yan. 55 leaves. Pero nabilang niya, tita. Oo, binilang ko. Sabi nila, manang pera na daw. Oo, kasi per dahon ang labanan niyan, tita. Ay, yung green dragon din. Oh, ayang mga green dragon ho. Ang bilis din nila mga anak, promise. Ang cute. Oh, tapos pakita ko lang din 'to mga ka-planters kasi may pa ilang syngonium si tita dito. Silver sword to, tita. Parang hindi 'yan yung silver sword. Aglaonema ho ba ito? Meron siyang silver sword andun sa ating sa greenhouse. Oh, nasa greenhouse 'di ba? May greenhouse sa munting bakuran. So, yung 2018 ang umuwi ako from California, yellow ang leaf with white ang flower niya. So namulaklak na siya once. Namulaklak na ho once dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas. So na-acclimatize na rin siya. Stateside ang mga halaman ni tita. Sana all. Ayun ba yung ibang mga efficient na nagtatago sa si tita, ang dami niya efficient talaga. Kasi hinahanap ko ng magandang lugar, kaya lagi yung naglilipad.
Hello, hello po sa ating mga minamahal na mga ka-planters, to Miss Carmelita Imperial, to Miss Edna Ante Espedito, Miss Jeneline Crucio, to Mom She Edith, to Miss Jinkis Yoko, Miss Dolls Cal, to Miss Felipa Manlapig, hello po, to Miss Feli Sudo, Miss Jocelyn Lasaura, to Miss Merlinda Agcalis, to Miss Celerina Afwang, Miss Evelyn Baggy of Batangas, to Nino Laureles, to Miss Emerlinda De Guzman of Santa Maria, Bulacan, to Miss Maria Fe Malveda, to Miss Maria Acosta Leonen of North York, Ontario, Canada, to Miss Jasmine Barbosa, to Cyrus Ken Abadilla, Miss Gregoria Manalo, to Tita Nelson Espiritu, Tita Gemma Espiritu, and to Kuya Kevin. Hello po sa inyo! To Miss Isabel Gabriola and to Miss Riva Malikay. And special shout-out po pala para po kay Miss Belinda of Charlotte's Flower Shop para po sa napakagandang flower bouquet na inyo pong in-arrange para po sa aming mami. Thank you po! At sa lahat po ng ating mga ka-planters na patuloy na sumusuporta sa aming pamilya at sa aming channel na Mayaming salamat po! Please do watch out for part 2 of this video dahil may makikita po tayong mga naggagandahan pang mga halaman at malay natin. Meron tayong pwedeng maawit, diba? So stay tuned for part 2 mga ka-planters! Thank you and God bless!